A pleasant morning to all our participants, to all our teachers, school heads, care officers, to our program management team, to our MRCs composed of our secretariat, Ma'am Marian Gatpandan, our new chair, Ma'am Emilyn Hernandez, and our advisor, Ma'am Anacleta Incognito. I am assigned for, I believe, 1 hour only, so I will try to compress all my lecture for that time. I hope that you will go back to this lecture once you start writing your action research, and if you haven't written one, and if you are writing one, these tips will surely help you improve your paper. Ayun. So my topic for today is about the benefits of action research. I am SEPS May Ann, the SEPS for planning and research. Okay, so let's start. I'm gonna ask you, please type in the chat box, what is your research level right now? So I devise akin talaga, pero medyo inadapt ko to ng konti doon sa ibang mga tools na nag-a-assess ng mga levels, ganun, ng levels, ng perceived levels, ng mga teachers, ng mga personnel, ganun. But this type of leveling or categorizing ng mga researchers akin to. So, meron tayong anim na level. First is beginner. Second is fundamental. Third is novice. Fourth is intermediate. Fifth is advanced. And sixth is expert. So, if you're a beginner, if you perceive that you're a beginner, it means that you don't really have any idea about basic or action research. Like, you don't have an idea what RRL is about, or ano ba yung introduction, yan. Parang wala kayong talagang kahit anong ano, maisip. When you talk about the parts, even the parts of a basic or action research. So that is beginner. So if you're in this level, please type 1 in the chat box. If you're in fundamental knowledge, please type 2. When you say you have fundamental knowledge, you only have the basic knowledge of what an action and basic research is, but you have not yet written any research yet. Kaya ay basic or action, wala pa kayo nasusulat. Tapos familiar kayo doon sa mga terms, at least yung basic terms sa research. If you're novice level, please type 3. When you say novice level, you are able to complete one, just one basic or action research, but you haven't presented it yet. Pwedeng sa school level lang siya, school records, pero hindi pa siya represent even in the school, even in the district, or higher conferences. Ayun. So fourth is intermediate. When you say you're intermediate when you say you're in the intermediate level, you are able to present one complete or basic action research. Ayun. Basta na-complete mo na siya at na-present mo na. Ayun. If you're in advanced level, you are able to present you are able to present more than one pala, more than one complete basic and action research. So you're in advanced level na. And if you're an expert, that's 6, you are already a recognized authority in basic or action research. So it means na ikaw ay nag mag-resource speaker, ayan, mag-train, ganyan, or makapag-talk sa isang kahit simpleng topic lang. So, we consider you as an expert kasi natatanong ka na po. So, please key in the chat box, what is your perceived research level right now? So, if medyo mababa pa yung research level mo, it's okay kasi continuous improvement naman sa DepEd. So, walang problema doon. Okay, I will give you 10 seconds to key in your answers. You don't have to write the whole thing. You just have to put the number designated to each research level. Okay, so 10 seconds. All right, thank you so much for your answers. So you will use these answers for you to know nasaang level ka na, and for you to aim for a higher level. Ayun, dapat laging malayo yung tingin natin, hindi lang yung para dito, at lalong hindi dapat for compliance lang, dahil tuloy-tuloy to continuous improvement ang DepEd.
Okay, so let's go to the next slide. So before we go to the benefits of action research, it's important that we know, that we understand the common misconceptions about research. Okay, so the first misconception about research is that research is conducted in a laboratory. Ayan, nakikita niyo si Mr. Bean dyan sa inyong screen, di ba? Bakit kaya ganun? Kasi sa pop culture, sa films, sa books, sa TV, pag sinabing researcher, ano po ang nakikita niyo? Ano yung una niyo naiisip? Ako po ang una ko naiisip, parang a researcher, before. Ang researcher, they are the ones who are wearing lab gowns, nasa laboratory, nag-hahalo-halo ng mga dangerous chemicals, ayan. Well, it might be true if yung research mo is about medicine, yung mga ganun, sa medical field sila, like if you're going to create a vaccine, di ba? Antibiotics o kaya yung mga pagkain, talagang dapat controlled environment. But in reality, especially dito sa ating context sa DepEd, research is everywhere. Ayan, research is everywhere. Actually, kapag may nagtanong sa'yo, sa mga bata, anong paborito mong subject? Ayun, research na yun. Kahit sa panonood natin ng TV, kunwari work from home, and then we wanted to relax. Sa panonood ng TV, yung line-up ng TV shows, yung mga yan, research din yan. O kung Netflix, naalala ko tuloy ang Netflix, yung mga lumalabas na recommended, research din yan. O paglabas mo, halimbawa face-to-face, okay, magre-report ka sa school, matraffic, yung traffic flow, yan, research din yan. Yung design ng computer desk mo, ng laptop mo, research din yan. From the moment that you wake up hanggang matulog ka, lahat ng nakikita mong bago at na-observe mo at may nalaman kang bago, research yun. Yung mga ginagamit nyo, research yan. So hindi naka-confine ang research sa laboratory o sa DepEd. Balik tayo po sa DepEd. Yung mga learning areas na tinuturo natin sa bata para mapatupad ang K-12 curriculum, research din po yan. Teaching schedule ninyo, yung teaching load na tinatawag, galing sa research yan. Assignment ng ancillaries, research din yan. Bakit naging research pa yung assignment ng ancillaries? Kasi meron ng prior knowledge yung inyong school head para ilagay kayo dito sa mga ancillaries. Meron na silang mga prior observations o kaya mga feedback na, ay, si anong magaling dito sa ganyan, siya po ang ilagay ninyo dito sa ancillary na ganyan o siya po yung may training. At saka yung school calendar din natin sa CO level, yan. Product din yan ng research. Kasi research is about creating new knowledge. Ayun. So let's move on to our second misperception or misconception about research. Okay. So the second misconception is research is for eggheads. Ayan. So ano bang eggheads? Ayan na, nakalagay na kung ano eggheads. Parang mga genius, sobrang tatalinong mga tao. Mabalik tayo dun sa pop culture, ano po, sa mga films, books, TVs. Pagka sinabing research, bukod sa nasa laboratory sila, parang sobrang tatalino nila, di ba? Minsan sila yung villain. Minsan sila yung kontrabida dun sa mga pinapanood natin kasi sobrang talino, tapos gusto nang, parang ganun, di ba? Na gusto nang sakupin yung mundo, ganun. Or sila yung mga absent-minded, hindi naman sobrang talino, absent-minded naman. Tapos gumagawa, pero I'm sure gumagawa sila ng mga technical tasks na hindi maintindihan ng mga karaniwang tao. So yun, parang sinasabi nila, research is for geniuses only. So hindi po yan totoo. In reality, everyone can be a researcher. Kasi ang research, kahit dito sa atin sa DepEd, hindi niya kailangang maging komplikado. Mas okay nga pagka simple lang kasi mas masusundan ng mga susunod na gagawa, ng mga susunod na mag-utilize at mag-a-adapt. Ayun. Pero pag sinabing simple, hindi naman siya oversimplified talaga. Kailangan ang research ay nakabase doon sa needs ng school. Pwedeng sa strategic importance, ibig sabihin yung research nyo maaaring ma-solve
yung iba pang problema, hindi lang yung focus ng research mo. Meron mga ganun eh. Di ba meron tayong tinatawag na 80-20 principle? Hindi mo kailangan solvein lahat ng problema, the 100% of the problems in your school. You can just focus on the 20% of the problem, susunod na masosolve yung 80%. So that's the Pareto principle, 80-20 rule. Ayun. Magnitude, baka meron kang magandang research pero kakaunti lang ang makikinabang versus dito sa medyo hindi mo masyadong bet na research pero mas malawak ang makikinabang. So that is one of the criteria for selecting a research problem. Urgency, baka naman hindi naman urgent na urgent yung inyong i-research na topic. Baka meron pang mas urgent na dapat tingnan, di ba po? So consider natin yon. Feasibility din. Baka mamaya hindi magandang research nyo pero hindi naman siya possible na gawin. Ayun, given the resources and given our community quarantine status. Ayun po. So mamaya papakita ko po uli, sasabihin ko sa inyo uli itong mga criteria for choosing a research problem. But definitely, research is not only for geniuses. Pwede din silang makasali, but lahat ay pwedeng maging researcher. Okay, moving on. Okay, for misconception number 3, research has a little to do with everyday life. Ayun. Well, this is a misconception. Hindi po totoo yan. Everything that you use, everything that you do is a product of research. Bakit? Kasi ang research ay noun at saka verb din siya. Action word siya. So, activity siya. Kapag ka kayo ay nag-search sa isang information na gusto nyo i-verify, gusto nyo matutunan, tapos kinundak nyo carefully and diligently yung procedure para malaman yon, yung inyong sinesearch na yon, at naka-aim kayo para makadiscover ng bago, makapag-interpret itong bagong knowledge na nalaman nyo, research na yon. Okay po, pagka may nakita kayong problema, gumawa kayo ng diskarte para solvein ang problema na yon, that is already an action research. Ganun lang, yun ang pinakasimpleng narinig kong paliwanag ko. Ano action research? May problema, tapos may diskarte ka, ginawa mo yung diskarte, that's action research. Kaso, evidence-based na po ang DepEd. DO 13, series of 2015, evidence-based po ang DepEd. So, hindi pwedeng ginagawa nyo lang, dumidiskarte kayo basta-basta. Kailangan po ay may write-ups. So, again, misconception number 3. Research has a little to do with everyday life. So that is already an X. So yan. Okay, moving on. Let's go to misconception number 4. Researchers across discipline agree about what constitutes an effective research. Okay. So simulan muna natin. Maraming academic disciplines, di ba? Hindi lang sa DepEd tayo may research. Merong research sa psychology. May research sa physics. Sa engineering, may research din yan. San pa? Sa business, may research din yan. And sa lahat ng mga academic disciplines na yan, may kanya-kanya sila ang way ng pagkoconduct ng research. Eh kahit nga po sa DepEd, or kahit muna sa DepEd, sa education research, hindi pa rin nagkasundo-sundo ang mga tao. Ang mga scholars, yung mga matatalino, lalo na pagka sobrang mga matatalino. Kung ano ba ang isang effective research. Minsan, okay na halimbawa, kung halimbawa sa mga ano natin, graduate studies, okay na dun sa isa nating advisor, pero dun sa isa hindi pa pwede. Mga ganong mga bagay. Kaya, kung halimbawa, kayo ay tatayo sa isang conference, kayo ay magpe-present, at para hindi nila gusto yung inyong research, okay lang yan. Kasi talaga namang, wala naman talagang isang standard talaga kung ano yung pinaka-pinaka magandang research, kung ano yung pinaka-pinaka effective na research. Depende po yan sa konteksto at depende sa titingin din. Ayun. So huwag nyo masyadong dibdiben. Meron kasing mga ganyan. Pagka medyo nag-present na kayo sa maraming conference, meron ganyan. Sisitay, eh, hindi naman namin magagamit yung research mo. Eh, it's okay. It's okay kasi hindi lang naman ikaw yung tao na makakaalam ng research ko. Nangyari po yan sa akin. Sabi nila,
parang, ay, deng, hindi naman ganun ba ang ano ah. Pero professional yun sa ano yun. Conference sa UP yun. Na, ay, neng, hindi naman namin magagamit yung research mo. Hindi yan applicable sa context namin. Taga-DepEd din siya, but not from Cavite, from other ano. Pero, isa lang siya naman nagsabi sa dami ng audience doon. Pero, ang tanongin niya, ilan yung nagsabi sa akin na pwede po bang i-adapt yung inyong research? Taga-ganto kami, taga-DepEd din po kami, and ano, sa ibang division naman, ganyan. So, nakakatuwa. So, do not be discouraged sa mga taong ganun. Okay lang yan. Ganyan talaga. You cannot please everyone. Na importante, tayo ay nag-i-improve na nag-i-improve. So, dapat tuloy-tuloy lang. Okay? Misconception number 5. Researchers think, research then write. So, ayan. Totoo ba na merong procedure sa paggawa ng research? So, isip ka muna and then saka ka mag-research, then saka ka magsulat. So, hindi po totoo yan. May kanya-kanyang diskarte po ang mga researchers. Walang standard procedure for research. Talagang iba-iba siya per person. Ako, kasi ang ginagawa ko, depende po yan sa inyo ha. Pero ako, ang ginagawa ko, magre-research muna ako. Tapos, saka ako mag-iisip from what I have read, from what I have heard, from what I saw in the documents. Ganun ang pinagsisimulan ko ng research. Tapos saka pa lang ako mag-isip, ano ba ang magandang research dito? Ano ba ang gap? Ano ba yung mga contradicting findings na kailangang masettle? Ganyan. Tapos saka pa lang ako magsusulat. Meron naman ang style, magsusulat muna sila. Meron na silang topic in mind. Tapos, tapos habang nagsusulat sila, doon na rin sila nag-iisip. Ayun, parang rumble-rumble yung mga steps ano. Tapos saka pa lang sila magre-research more on the topic na naisip nila. So wala tayong ano, walang procedure sa pagsusulat ng research. Basta ang aking, kung sa akin kayo magtatanong standard ko dyan, basta simulan mo magsulat na magsulat, simulan mo magbasa na magbasa, meron at meron ka maiisip na magandang idea. So ayun, 5 misconceptions yan for research. Ulitin natin. Review ano po. Research is conducted in a laboratory. Hindi totoo. Research is for eggheads. Hindi rin totoo. Hindi for geniuses lang siya. Research has a little to do with everyday life. Not true because research is, you do research in everything that you do. Yan. Kaya produkto yan ng research o ginagawa mo pa lang. Yun. Tapos, fourth, misconception, researchers across disciplines agree about what constitutes an effective research. And then, researchers think research, then write. Ayun. So those are the 5 misconceptions about research. Now, let's move on to the benefits of action research. Ayan. So bakit ba talaga tayo gumagawa ng action research? So tingnan natin dito sa ating sa ating picture, ano naisip nyo dyan? Diba? Before tayo makagawa ng isang magandang research, marami muna siyang pinagdadaanan at ang nakikita na lang ng mga tao yung finished product niya. Pero sa totoo, ang research ay isang proseso ng continuous improvement. Hindi siya biglang ang galing na agad ng research nyo o ang ganda na ng pagkakasulat. Hindi po siya ganoon. Ayun, kahit ikaw po ay napakahusay mo na sa research, ikaw ay expert na, hindi pa rin basta-basta na perfect na agad yung ginagawa mo. Pero nag-i-improve yung pagsusulat mo at saka nag-i-improve yung way ng pagtingin mo, pag-interpret mo ng data through time. Kaya maganda din na tuloy-tuloy ka lang po. Lalo ngayon na ang bilis magbago ng mga ng systems or ng way na gumagawa tayo ng research. Like, sa APA pa lang, yung referencing style, dati 6th edition, ngayon 7th edition na agad. So, ang daming mga changes doon. Ano pa? Data collection, dati face-to-face, binigay ka ng questionnaire, but now, hindi na. Online data collection methods na ini-encourage natin for the safety of everyone. Ayun. So, ang dami na talagang mga pinagbago. So moving on, baka ma-off topic tayo. Ayan, dito na tayo sa benefits of action research. So the first benefit of action research is it powers professional growth. Okay, anong ibig sabihin nun na? Ang unang tanong ng mga teachers pag gagawa ng action research, how do I improve my work? Paano ko pag gagalingin ang sarili ko para mas
para mas maging mahusay ako sa aking trabaho, para mas maging madali ang aking task, ganyan, para mas maging magaling ako sa time management. Ayan, ang personal na ano kaya na tanong. Ayun. So ano ba muna ang professional growth? Pag sinabing professional growth, it is a process of gaining new skills, work experience, ayan. Kasi tinatanggap natin na wala namang perfect agad sa kanilang job. Lahat tayo kailangang mag-improve. And lahat ng mga successful na tao, bawat isa sa kanila, nag-aaral pa rin sila at natututo pa rin sila iba't ibang skills sa mahabang panahon. So ang DepEd, constantly changing, nakikita nyo naman, ang bilis ng change, lalo ngayon nagka-pandemic. So lalong mahalaga itong professional development at continuous learning para maging successful tayo sa ating mga career goals. Pag sinabing career goals, hindi lang ang research ay para sa promotion. Hindi po yun, ha? Kasi pag ganun ang motivation nyo, magiging parang for compliance ng lahat at hindi maganda ang kalidad ng research. Parang nadidefeat nun, hindi parang, nadidefeat nun yung purpose na ang actual research is for improvement, is for solving a real world problem. Hindi pwedeng kaya kayo magre-research dahil ayan, pinilit lang po ako nito, ni ganito, or ano, para sa promotion gagamitin ko. Hindi po. Mali pong motivation yun. Maapektuhan definitely ang quality ng inyong research. Okay. Balik po tayo. Nung sinabi kong career goals, ang gusto kong tukuyin, ang action research, ang research sa DepEd, it is a part of your PPSC, Philippine Professional Standards for Teachers, PPSSH, Philippine Professional Standards for School Heads. So hindi lang po teachers ang magre-research, ha, pati po school heads. At PPSS, or the Philippine Professional Standards for Supervisors. So hindi lang yung mga nasa school ang magre-research, pati po ang mga supervisors, pati ang mga taga-division office nagre-research din yan, pati ang mga PSDSS nagre-research din yan. Ayun. At ang maganda pa dito, parang hitting two birds or ilang ba birds na mahiti ito in one stone. Kasi ang research ay part ng SBM. So na-hit nyo na yung PPSD, na-hit nyo pa yung SBM. Part siya ng SIP, part din ng research ng CIP, at part siya ng evidence-based mechanism. So MOV na siya itself. So ang dami niyong mahihit na birds dito kapag kayo ay nagre-research. Ayan. Next benefit of action research. Action research makes change manageable. So nabanggit ko po kanina, ang daming mga problema sa school. Hindi ko po sinasabing sa JEA lang po ito, ha. Sa lahat, sa buong DepEd, napakadaming problema. At kahit hindi sa DepEd, sa iba pang mga institutions, kaya na government or private, maraming problema. Kasi kung merong isang perfect system, walang perfect system eh. Kung merong isang perfect system, eh wag na tayong mag-aral nito. I-adapt na lang, wag na tayong mag-graduate studies. Aralin na lang natin yung perfect system. Ano po? Para okay na ang lahat. Pero walang ang ganun. Walang perfect system. So talagang maraming problema sa isang organization. Ang tanong, masosolve nyo ba ang lahat ng problema ito? So sa reality, sa realidad, hindi. Kasi kulang tayo ng resources, unang-una. Laging limited ang ating mga resources. Bawat galaw sa school, kailangan may budget yan. Mga ganon, di ba? Hindi lang budget, kailangan may manpower, may taong titingin. So, hindi lahat ay kaya nating isolve. With action research, mafo-focus ngayon natin ang isang problema, mapipili natin ang isang problema. At least, kahit papano, meron tayong nasosolve na importanteng problema na maaaring makasolve din sa ibang problema kahit hindi directly. Okay, na-focus tayo sa isang aspect ng ng practice natin na pwede nating i-improve. Kapag ganun, na-focus din natin kung ano yung mga sagot sa ating questions given ang isang specific time, kasi may time frame ang research eh. So kapag na-focus na natin ang ating problema at nabigyan na natin yun ng solusyon,
kayo na effective o hindi, nagkakaroon tayo ng reflection at nagagamit natin yun sa ating planning. Ayun. Eh, napaka-importante ng reflection kit kasi sabi nga, reflection makes a powerful education. Okay, moving on. Dito tayo sa third benefit of action research. Ayan. Action research promotes collaboration. Ano muna collaboration? It improves the way your team works together and how the problem solved. Pag daw kasi po may collaboration, mas marami ang nagagawang innovation, mas efficient ang mga proseso, mas successful ang team at improved yung communication. Pag nakikinig tayo kasi sa ating mga team members o kahit sa hindi mga external natin, mga external stakeholders, natutulungan natin ang isa't isa na maabot yung ating mga goals. Ayun. At saka, syempre, nire-recognize natin na hindi natin alam ang lahat. Meron tayong strengths, meron tayong weaknesses, at kailangan natin ang isa't isa para ma-complement itong ating strengths and weaknesses. Baka, katulad ko po, hindi ako ganun ka... aking specialization kasi ay quantitative research, so hindi ako ganun kabihasa sa qualitative research. So magtatanong ako, nagtatanong po ako sa ating mga kasamang researcher na mas mas specialization nila, ayun, yung quali research. O, kapag may mga tanong ako regarding data analysis na hindi na medyo komplikado, edi magtatanong po ako doon sa talagang mga professional na statistician. Ha? Ganon po. Kailangan natin ng isa't isa kasi hindi naman natin alam o kayang malaman ang lahat. Ayun. Next, benefits of action research. Number 4, AR or action research loves being shared. Ayan. Hindi tayo nagre-research para lang masatisfy yung ating curiosity. Lalo ang action research. Ang idea ng action research is to solve problems. So, hindi lang yan out of curiosity na gusto kong malaman itong ganito, gusto kong malaman yan. Meron niyang parang pinaka-pathway. Meron niyang journey. Ang action research, it is meant to benefit the society by raising public awareness and creating innovation that improves our education system. And as a researcher, it is our duty to share our findings with the world. Ang research nyo, hindi pwede hanggang dyan lang yan. Hindi po. May sunod yung step. Pag natapos nyo ang research, yan po ay inyo. Ano sunod? Ipe-present. At dapat, pagkatapos i-present, dapat yung findings nyo, yung research nyo ay mapakinabangan din, hindi lamang ng inyong school, kundi ng iba pang mga schools. Pwedeng sa inyong district, sa division, o kaya naman ay sa labas ng ating division, o kaya naman ay sa ibang bansa, kung hindi man sa Philippines. Ayun po. Masasabi lang natin, ang ating research ay nakapag-serve ng kanyang full purpose kung ang ating research ay lumabas sa school or nagamit hindi lamang sa school, hindi lamang sa ating mga opisina, at nagamit yon beyond doon sa mga publications natin. Ayan. So tayo merong mechanisms na ganyan for sa ating division. Kung paano magagamit ng iba yung ating mga researches. Ayun, baka po dun sa mga nakapag-present noong fourth CareCon, alam niyo na po na meron po tayong YouTube channel kung saan natin nilagay yung ating mga researches ng fourth CareCon. At nakakatuwa po kasi hindi lang dito sa Pilipinas naa-adapt ang ating research. Naa-adapt yun hanggang sa ibang bansa. So talagang nakakatuwa. Parang nababalidate na ang ating mga researches talaga ay maaari ding gamitin sa ibang konteksto na mahalaga itong na may pinatutunguhan itong mga ginagawa natin. Na hindi lang tayo nakakatulong sa ating mga eskwelahan, sa ating mga distrito, nakakatulong din tayo kahit hindi lang sa mga schools sa Pilipinas kundi sa mga schools sa ibang bansa. Ang suking-suki natin sa utilization, mga taga Mindanao po, Cotabato, ayan. Na talagang lagi silang nagre-request ng ating mga research. So yun po ang pangarap ko, lahat ng mga researches natin ma-adapt
ma-utilize din po, hindi lamang ng taga Cavite, kung hindi ng buong Pilipinas at iba pang mga schools abroad. Ayun. Hopefully, magkaroon pa tayo ng collaboration with them, di ba? Ayan. So, ayan. The fifth benefit of action research can power system change. Ayan, pinakamaganda sa lahat. Kasi continuous improvement tayo, hindi pwedeng stagnant yung system natin. Hindi pwedeng yung ginagawa natin for the last 3 years, yun pa rin ang gagawin natin ngayon. Pero hindi naman tayo pwedeng basta mag-transition na biglang maiba yung sistema natin. Kailangan natin ng data. Kaya kailangan natin ng action research. Ayan. Pagka sinabi kasing system change, ang tinitingnan natin ay yung ma-solve yung root cause ng ating mga problema. Hindi pwedeng yung panlabas lang na problema, yung nakikita lang natin. Para tayong nagpe-paint ng kalawang imbakal pagka ganun, pag hindi natin na-address ang root cause. Maganda siya sa labas, pero sa loob, ganun pa rin. Kapag ka kasi hindi na-address yung root cause ng problem, ang problema nyo, magiging paulit-ulit lang yan. Maybe in a different form, pero paulit-ulit lang. Kasi ganun eh. Hindi nyo naman na-solve yung talagang problema. Sa action research yun yung ating goal. Ma-solve yung root cause. Ayan. Hindi lang yung components, ano yung talagang pinagmumulan ng problema. Ayun. Kapag ka tayo nag-action research, maiintindihan natin yung problema, mas madaling ma-solve. At mas madaling makapagbago ng ating mga ginagawa, ng ating system, ng ating mga procedures para magkaroon ng totoong change na makikinabang ang nakararami. Okay? Kung di man lahat, nakakarami. Yun. So, hindi po magtatapos dito sa benefits of action research, although itong aking topic for today, gagamitin ko na po ang opportunidad na ito para i-discuss yung ibang mga topics na sigurado akong makakatulong po sa inyo. Kung wala pa kayong research, okay lang. Makakatulong po ito sa pagbubuo ng inyong research. Kung meron naman, I'm sure mai-improve po ang inyong research dito sa aking mga tips na ibibigay. Okay? Okay. So, una sa lahat, kailangan natin ng legal basis sa lahat ng ginagawa natin sa DepEd. Kasi tayo ay bureaucracy. Tayo ang pinakamalaking bureaucracy sa gobyerno. Okay, so, ito ang ating mga legal basis for doing research. Una sa lahat, ang pinaka-pinaka Bible natin for doing research is DO 16, Series of 2017. Nilagyan ko na po ng underline. Ayan. Yan, DO 16, Series of 2017. Diyan nakabase yung ating Division Research Management Guidelines. Dinagdagan lang natin siya nung informed consent, instrument, yan. Yung mga maliliit na maliliit na mga parts pero kinakailangan, critical siya sa pag gawa ng research. So, DO 16-20S-2017, yan po ang mahalaga niyong ma-download kung kayo po ay researcher. Second legal basis ay ito, yung DO 26 Series of 2021, ito naman po yung addendum sa or corrigendum sa DO 16 Series of 2017. Sa ano naman siya? Forms of data gathering. Kasi itong 2017, wala pa nitong pandemic eh. So dito sa DO 26 Series of 2021 ay pinapayagan na yung mga online forms for data, online forms of data collection. At saka din sa budgeting na binibigyan na, kung kayo ay grantee ng VERP, binibigyan na ng laya na taasan yung sa communication budget din. Kasi ano, online na ginagawa or kinokondak ang birthday. So, yun. So, DO 39 Series of 2015. Ito naman yung Basic Education Research Agenda. So, kapag wala pa po kayo mapiling topic, I suggest paki-download po itong DO 39 at napakaraming yung topic na makukuha po dito. Ando na rin po lahat ng guide questions. At sigurado po, kung doon po kayo babase, pasok na pasok po yan sa hinahanap po ng ating departamento na research. Ayun. DM 144 Series of 2017. Ito naman po yung supplemental guidelines para sa paggawa ng research. So, ito naman, gamitin nyo po, i-download nyo po kung gusto nyo ng guide para magbuo ng action research proposal. Kasi
dito sa guide na to, may mga questions. Ano yung dapat nyong ilagay? Ayan, mas detalyado to. Ano yung dapat nyong ilagay sa ganitong part? Ano yung mga susundan ninyo na mga dapat nakalagay doon sa specific part na yun? For example, sa intervention. Ano lalagay ko dito sa intervention? Nandun na po lahat yun. Ayan. And lastly, DO44 series of 2015. Ito naman po yung hindi siya talaga for research, pero meron siyang bahagi doon na napakahalaga na magamit natin sa research. Ito po ang memo na, DepEd order na school report card at SIP. Ano ang meron dito na pwede natin gamitin sa research? Kung paano mamili ng research problem. Sa dami ng problems sa school, ano yung criteria na gagamitin natin to choose research? Nandyan po sa DO44 series of 2015. Mamaya, i-discuss ko po yan. There are two kinds of research in DepEd. Ayan, pakasulat nga po. In 10 seconds po, ano yung dalawang kinds ng research sa DepEd? Okay, sige po. Pakasulat po sa chat box. 10 seconds. Okay, so there are two kinds of research in DepEd. First is a basic research and next is an action research. Basic and action research. Okay. Okay, anong pinagkaiba nila? Sa DO16 series of 2017, ganito lang po kasimple. Hindi ko na pahihirapan. Pag sinabing action research, sa isang research po, merong problem, merong solution. Merong in-establish na problem, doon pa lang sa context and rational, and then meron kang intervention para ma-solve yung problem. Kasi ang main idea of action research is to solve a problem. Susubukan yung marasolba ang isang problem. Pero kung halimbawa lumabas man ng intervention ay hindi gaanong nakatulong, okay lang yun. I-report nyo pa din po. Kasi meron at meron pa yung i-improve. Ganun lang po. So action research, may problem, may solution in one research. Pag hindi ganun ang tema ng research nyo, halimbawa problem lang o kaya solution lang o hindi nyo pa alam ang problem, hahanapin nyo pa lang, basic research na po yun agad. Yun po ang lagi nyo tatandaan. Ano po? Huwag po kayong magpapalito kasi meron pong iba. Iba yung definition nila ng action research. Pero tayo ay babase lang doon sa research management guidelines ng DepEd. DO16 series of 2017. So, ganun lang ang ating definition ng action research. Pag action research po, wala siyang RRL. Okay, contextualize siya. Pag sinabing contextualize, maaaring unique ang problema sa inyong school. Or kahit hindi man siya unique, unique naman yung resources nyo, unique yung manpower ninyo, yung sitwasyon ninyo. Ayan, di ba? So hindi niya kailangan ng RRL kasi nga, wala kang gaano makikita ang RRL kasi ang problema mo ay contextualize. Ayun. Usually, ang action research nakalagay na yung name ng intervention sa kanyang title. Madalas may project to. Alba, project ABC. Ayan. To strengthen ganyan, the reading abilities of the learners. Ganun po. Pero kapag, tandaan ko ha, kapag gagawa kayo ng title, huwag nyo pong ilalagay yung acronym. Nang wala yung ibig sabihin ng acronym, kailangan naka-spell out po yun, ha? Kailangan naka-spell out kasi hindi naman po lahat ay nakakaalab ng acronym ninyo. Lalo na pag hindi taga-DepEd. For example, alam natin ang project Sparks. Pero hindi lahat ng taga-DepEd ay alam yon. Or yung ibang mga organization, lalo yung mga private schools, hindi naman nila alam kung ano ibig sabihin ng Sparks. Ayun. So dapat naka-spell out siya. Pero huwag masyadong mahaba ang title, hanggang 20 words lang 'yon po ah. Ayun. So, okay, going back. Ayan. Ano naman ang basic research? Ayan, pagka basic research, meron siyang RRL. Hindi siya, wala siyang pakialam kung masosolve mo yung problema o hindi. Okay, problema 'yun ng action research. At usually, itong basic research, ito yung mga nababasa nating basis for
kunwari meron silang isang program, basis for a local PPA or basis for an action research. Pwede din, basis for a continuous improvement project. Ayun. Okay. So, ayan, ipaliwanag ko na anong ibig sabihin ng basic, anong ibig sabihin ng action research. So now, magkaroon tayo ng exercise. Ang pakasabi sa akin, alin ang basic, or pakatype sa chat box pala, kung ang sasabihin kong title ay basic or action research, okay? Disclaimer lang, title lang po ang pinagbabasihan natin. Ano po, hindi po natin titingnan or hindi po tinignan ang research question. So, magja-judge tayo kung basic research or action research itong mga titles na to. Okay? So, number one, Project COIN, acceptability of contextualized, original, and innovative instructional materials in mathematics. Okay? I'll give you 5 seconds to answer. AR ba siya o BR ba siya or AR ba siya? Okay, 5 seconds is up. Siya po ay AR. Kasi po siya ay may project. Sabi ko sa inyo eh. Yun ang mga keywords eh. Para lang din yung math. Kapag ka merong halimbawa sum, mga ganyan, or difference, ayan. Meron na yung, yun yung mga keywords to do an operation. So, ganun din tayo sa research. May keywords tayo. So, pagka may project, most probably, yan po ay action research. Judging based on the title, action research po siya. So, AR. Okay, number two, perception towards English speaking policy of selected students in a Philippine public secondary school. So 5 seconds. Okay, time's up. So ito pong number two ay basic research. Kasi hindi na, wala naman siyang concern whether isosolve niya or whether may problem ba sa English speaking policy. Wala naman siya sinasabing ganun, hahanap pa lang siya ng problema. At lalong kung wala pang problema, wala pa rin solusyon. So basic research siya, BR number two. Number three, utilizing Reading Finland as a strategy to improve the reading comprehension of grade 6 pupils in Bagbag 2 elementary school. So ano po siya? Okay, 5 seconds. Okay. Time's up. Okay. So, ang tanong, meron ba siyang problem na gustong i-solve? So, judging based on the title, most probably ang kanyang problem na sinosolve ay about reading comprehension. Meron ba siyang solution for that problem? Yes, meron siyang solution. That is Reading Finland. Titingnan niya kung mai-improve ng Reading Finland yung reading comprehension ng mga grade 6 pupils. So that is an action research kasi merong problem and merong solution. Okay, next. Number 4, factors affecting dropouts in Bulihan National High School. Okay, 5 seconds. Okay, time's up. So, number 4 is BR. Ayan, bakit siya basic research? Basic research siya kasi factors lang naman ang tinatanong niya. Wala pa siyang data kung meron bang, kung ano-ano yung mga factors na to, ano-ano yung mga problems, at lalong wala pa siyang solusyon. Kasi hinahanapan pa lang niya ng most probably, baka ano, root cause ng mga dropping out ng mga bata. So, that's BR. Okay, number 5. Barriers influencing the completion rate of ALS batch 2017 in the district of Magallanes. So, 5 seconds. Okay, time's up. So, ang title na to, barriers lang naman ang hinahanap niya. Ano yung mga barriers para makapag-complete itong ALS learners natin. Wala pa siyang solusyon na sinasabi. Tinatanong lang niya kung ano yung barrier. So, this is BR, basic research. Okay? Number 6. Competitive state anxiety and self-confidence among the student athletes of TANSA.
Okay. 5 seconds to complete. Okay. So this is a basic research ulit. Bakit? Kasi wala naman siyang sinasabing intervention para dito sa state anxiety at saka sa self-confidence. Wala pa nga siyang sinasabi kung meron bang problema. Baka naman mababa naman ang anxiety level. Tapos ang self-confidence naman ay okay naman, di ba? Wala pa siyang sinasabi. Baka hahanap pa lang siya ng problem regarding doon. By the way, itong mga titles na to is from the 4th Cavite Research Conference Book of Abstracts. Okay po. Ayun. So, moving on. Hanggang 10 lang po ito. Okay, number 7. Tracer study conducted among the senior high school graduates of GMATS. Okay, so is it a basic or an action research? Okay. Okay, time's up. So, tracer study lang siya. Kukuha siya ng mga data. Walang sinasabing solution na gagawin o walang sinasabing problem doon sa tracer study na yun pa. Okay, gagawin pa lang niya yung basis, baseline data most probably. So, that is a BR, basic research. Okay, number 8. Peer-assisted learning strategies. Ayun, sinasabi ko dapat naka-spell out. An intervention to improve the academic performance of satisfactory achiever pupils in Science 5 in Indang East Elementary School. So, 5 seconds. Okay, time's up. Okay. Ano yung problema na na gustong isolve nitong research na ito? Yung academic performance, di ba po, ng satisfactory achiever pupils. Gusto niyang pataasin, gusto niyang i-improve. So that is the problem. Tapos ano yung solution niya para ma-improve yung academic performance? Yung peer-assisted learning strategy. So merong problem, merong solution. So number 8 is an AR, action research. Number 9, the plan. Ayan, predict, locate, add, and note. Reading strategy in improving comprehension of science texts of grade 6 pupils. Okay, 5 seconds. Okay, time's up. So number 9, ano yung kanyang problem na in-establish o sa kanyang research? Yung comprehension sa science text ng grade 6 pupils kailangan improve. Ano yung kanyang intervention para ma-improve yun? Yun yung plan. Okay? Predict, locate, add, and note. Reading and strategy. Ayun. So siya ay action research. Number 9 is AR. Okay, lastly. Okay. Number 10, the 48 days of challenge, an innovative strategy to improve the mathematical skills in economics of grade 9 students. Sorry, hindi ko masyadong mabasa po. Natatakpan kasi yung aking screen. Yung sa baba ng screen ko. Ayun. So, 5 seconds to answer this. Okay, time's up. So, ang kanyang problem sa kanyang title ay yung mathematical skills in economics. Okay? Ano kanyang intervention? Yung 48 days of challenge. So, number 10 is an action research. So, ayun po. So, anong mga scores na nakuha ninyo? Type nga sa chat box. Kung mababa, okay lang. Kaya nga tayo nag-aaral ngayon eh. Para ma-improve tayo. So, congratulations po sa mga naka-perfect dito sa ating munting quiz. Kung ito ba ay basic or action research. Marami pa rin pong nalilito sa basic or action research. Pero okay lang yan. Basta, ang aking sinasabi, pag action research, may action. Okay? May problema, may action. Ano yung action? Yun yung intervention, innovation, and strategy. Paano ang diskarte ninyo sa pagsusolve ng problema? Pag hindi ganon, basic research, lahat po iyon. Ayun. So, move on na tayo. Okay, anong pinagkaiba ng basic at saka action research proposal template? Ayan. Ito ang sa left, ito po yung template ng basic research according to DO16 series of 2017. Dito naman sa right, ito naman ang template for action research as per the same DepEd order. So, unang-una na
Unang-una na, pagkakaiba nila, sinabi ko po kanina, walang literature review ang action research. Tingnan niyo po mabuti. Wala siyang literature review. O sige, gawin natin, ang atake natin one by one. Sa intro, ang basic research, introduction and rationale. Okay po. Pagdating ng action research, context and rationale. Merong emphasis sa context kasi kailangan nyo ditong i-discuss kung ano ang sitwasyon sa inyong school. Although magkakahawig ang problem sa mga schools, iba-iba ang resources nila. Iba-iba ang sitwasyon. Okay? Iba-iba ang context. Okay, sa number two, ayan, sinabi ko na, literature review. Wala kayo makikita sa action research. Although, pwede naman kayo mag-cite ng mga references. Hindi naman kayo pinagbabawalan. Wala lang yung part na yun dito sa action research. Okay, sa number three ng basic research, pareho silang may research questions. Ang AR at DR, parehong may research questions. Ang may scope and limitation lang ay yung basic research. Kasi ang basic research ay hindi naman siya contextualized. Masyadong malawak. So talagang meron siyang scope and limitations. Ang scope and limitations ng action research, doon na lang siya sa context and rationale. Sa methodology, magkaiba po. Sa research methodology ng DR, meron siyang sampling. Unang-una, sampling. Walang sampling sa action research. Ang tinatanong lang niya ay yung participants and other sources of data and information. So, ibig sabihin, huwag nyo na pong ang action research ay hindi para sa lahat. Kung sino lang yung may problema, sila lang. Huwag nyo nang hahatiin ng control and experimental. Kasi nga, ang idea ng action research ay mag-solve ng problem. Kung may dalawang may sakit, kung kayo ang doktor, yung isa lang po ba yung bibigyan nyo ng gamot para lang malaman kung effective yung gamot na yun? Di ba po? Parang may mali eh. Parang hindi siya makatao. Ganon din po dito sa ating mga bata. Ganon din po dito kahit mga co-teachers natin. Hindi po ito eksperimento. Ano po? Ang gusto po natin, ma-solve ang problema. I-try i-solve itong problema to. So, huwag nyo nang hatiyan yung mga bata nyo ng control and experimental o yung mga participants nyo pagdating sa action research. Sa basic research kasi malawak talaga. Madamihan yan. So, meron talagang sampling. Okay. Ang data collection, data analysis, ayan, parehong meron yan sa ano, basic at action research. Ethical issues sa basic research yan. Ayan. Pero hindi ibig sabihin na basic research lang may ethical issues ay hindi na kayo magpa-follow ng ethics dito sa action research. Okay? Magpa-follow pa rin tayo ng research ethics like yung pagbibigay ng mga informed consent. Ayan. Huwag pagpilit, huwag pag-force sa mga participants na mag-participate sa study kung sino lang talaga yung may gusto and dapat voluntary basis. Ganyan. Ang timetable, cost estimates, plans for dissemination, and advocacy o sa action research and utilization and reference, halos magkapareho lang yan. So, ayun po yung difference ng basic at saka action research proposal templates. Okay, ibibigay ko din po sa inyo ang number, estimated number of pages for BR proposal para lang may idea kayo kung gaano kahaba dapat or kung gaano kahaba kanipes kakapalang inyong research proposal. Ayun. Kasi syempre, iba po, ibang-iba po ang research sa DepEd at saka ang research sa ating graduate studies. Ayun. Mas andito, mas simple, mas practical ang atake pagka sa DepEd. So, ito po, intro and rationale, 2 pages po. Ito po ay karaniwan na pwede naman kayo mag 3 pages, pero yung mga na-check namin before ng SDRC, ganito lang po tumatakbo ang number of pages. Literature review. Ayan. Pag nakasampu na kayong literature review, okay na po yun. Okay po. Pero pwede nyo naman dagdagan. Mga 4 pages yan. Research question at saka scope and limitations, parehong tig half page. Research methodology, 2 pages. Ayan po. Ang timetable, cost estimates, tig 1 page. Plans for dissemination and advocacy, half page. And references, 2 pages. So, ang average ng mga basic research proposal na natatanggap ng SDRC, mga 13 and a half pages. Pwede kayong lumampas dito or bumaba ng konti dito. Ayun.
So, dami nating mga, alam ko, marami kayong mga reports na sinasubmit. I know it's more than 13 and a half pages. So, mani-mani lang itong 13 and a half pages na to. Tanggalin niyo po yung mga negative thoughts niyo na mahirap ang research. Kasi, ayan, tingnan niyo lang, napakaunting ano lang po nito. Sa tuldok lang ito sa lahat ng mga reports na ginagawa natin. Lalo sa SBM, di ba? Ang dami-daming mga papel. Ito, 13 and a half lang. O, ito, ito talaga ang topic natin eh. Action research proposal. Ayan po. Dahil wala namang related literature, scope and limitations, ethical considerations, dito sa action research, mas maikli po talaga siya, mas konti ang number of pages. So ito po ay 10 pages lamang in total, ang average po ng mga na-checkan namin based on our experience po. Yan, mga 10 pages lang yan. So mas konti pa, di ba? Okay, oh, ito, bonus section to. Hindi ko po ito binibigay kapag hindi taga-DepEd ang aking mga kausap. Ayan. So dahil kayo po ay love na love ko at ang PSDS po natin ay love na love ko din. Ayan, bibigyan ko po kayo ng hack sa basic research na din and action research writing. So alam ko marami din po kayong ibang hack. So ito po ang aking contribution sa mga hacks ninyo. Okay. So ito yung sinasabi ko po kaninang DO 44 series of 2015. Hindi po siya talaga DepEd order for research, pero meron po siyang nilalaman doon na napakahalagang malaman natin bago tayo mag-choose ng isang research topic o isang research problem. Meron pong criteria doon sa DO 44 kung paano tayo makakapamili ng pinakamagandang research problem. So, ang daming problems sa school, di ba? Sa office, ang daming problem. Ako, marami din akong problem sa office. Pero, paano tayo pamimili? Hindi natin kayang solving. So, isang criteria, strategic importance. Yun yung sinasabi ko, na merong mga problema na kapag sinolve nyo yun, ay madadamay na rin masolve yung iba pang mga problema. Ayun. So, strategic importance pala ang tawag doon. Urgency. Urgency, kung gaano ka-urgent ma-resolve ang problema na yon. Pagka sobrang urgent na ma-solve ang problema, hindi na makakapag-antay, huwag nyo na pong i-research yun, ha? Solvin nyo na agad, diretso na. Pero kung kaya ng mga, ang action research kasi ay 6 months, kung kaya ma-solve within 6 months, then go. Go for action research. Ayun. Go for that action research na naisip nyo. Tapos, for magnitude naman, ilan yung mga learners or ilan yung mga tao na magbe-benefit dito sa inyong study. Kung alam mo, meron kayong dalawang study na pinamimilian, pwede nyo tingnan yung magnitude. Okay po. Tingnan nyo, ilan ba magbe-benefit dito sa isa? At saka dito sa isa, baka merong feeling nyo, ito, mas bet ko itong topic na to, pero konti lang, 10 lang makakapag-benefit. But dito sa isang second choice kong topic, 20 yung magbe-benefit. So, i-consider nyo po yung magnitude. And feasibility, kung siya ay possible. Kasama ba siya sa mandato ng school? Baka naman hindi na natin, ano yan, hindi na natin sakop. Gusto nyo pa rin solvent. So, ano, tingnan nyo po yun. Or baka, wala namang mababudget tayo o wala naman tayong resources for that. Gusto nyo bigyan halimbawa ng maraming, ng mga laptop ang mga students, pero wala naman tayong budget for that. O wala naman tayong makukuhang partners na ganun kalaki ang maibibigay, di ba po? So, tingnan din po yung feasibility. So, meron tayong scale, 1 to 5 yan, 1 very low to 5 very high. So, bigyan ko kayo ng sample, ah. Yan, sana nakikita nyo po. Kung hindi, linawan na lang natin mga mata natin. Sorry, bibigyan ko na lang kayo ng copy nito. Ayan. Ayun, kunwari, ang naisulat kong problem ng school, kunwari, taga-school ako. High absenteeism, lack of professional development ng teachers, high dropout, low intake of 5-year-old children in kindergarten, and flooding. Kunwari, yung mga problem. Di ba, may binigay po ako sa inyong scale na 1 to 5 kanina. Gagradean nyo po yan. Sa strategic importance, very high priority ba itong high absenteeism? Of course, kasi pag absent lagi ang bata, hindi siya matututo. So, siya ay high priority. Urgent ba siya? Siyempre naman. Urgent yun. Kasi posible siyang mag-drop kapag ka, ano, hindi siya nagpapapasok sa klase. Posible, oh, at saka, bukod pa doon, anong masasagot niya sa exam? Di po ba? Magnitude? Kunwari, 3 kasi hindi naman ganun karami. Feasibility na masolve ang problem na to? 5, siyempre. Meron at meron tayong magagawa.
So, bawat isang improvement area na maiilista nyo, gagrade nyo siya based on these four criteria, i-average nyo, tapos merong interpretation. Kung ano yung pinakamataas, yun po yung inyong i-research. Pag ito po ang ginamit nyo, kahit kaninong panel, kahit gano'ng pakasungit yan, hindi po kayo basta-basta may dadaw itong research topic ninyo. Kasi tiningnan nyo talaga siya based doon sa standards ng DepEd. At based dito sa mga criteria na to, undisputable siya. Kasi talagang tamang-tama siya sa context ng DepEd. Okay, ito ang una kong hack. Citing references. Alam ko po, marami tayong ginagawa. Alam ko po, minsan, ang dami-dami na nating references, ang dami nating gustong ipasok sa paper, pero kulang sa oras, danas na danas ko po yan. So, pwede kayong pumunta dito sa CiteFast. Ayan, pakipicturean po. Ano meron sa CiteFast? Okay, i-exit ko po ang screen. So, ako'y nasa slide 26. Okay. Iba ang aking i-share screen. Wait lang po. So, wait lang. Ito. So, ang una kong hack ay itong CiteFast. So, pag pumunta kayo sa CiteFast, ito po yung inyong makikita. Ang ating citation style po sa DepEd ay APA 7th edition. Wag po kayong gagamit ng 6th edition. Phase out na po yan. So, dapat ang i-click nyo dito sa CiteFast ay APA 7th edition. Napakaganda po nito. Ilagay nyo lang po ang URL dito. Tapos, lalabas na kung ano ang citation automatically sa baba. Ayan. Kung webpage siya, kung book, pwede nyo i-click, journal, ayan, at iba pa. Kung social media ang inyong reference, okay lang po. Basta make sure hindi yan fake news, ano po. Ayan, kung encyclopedia, magazine, ayan. Ilalagay na lang po dyan, automatic. Mafo-format na siya for APA 7th Ed, tapos i-copy-paste nyo na po sa inyong research. Okay na yan. Ayan, napakalaking time ang na-save sa akin dahil dito sa hack na to. Okay, share screen ulit ng aking PowerPoint presentation. Ako baka bumalik sa 1 pala, sorry. Ayan. I'm preparing slide ulit. Ako medyo matagal, sorry. Tuloy-tuloy ko na lang kaya. Wait lang po. Naku, bumalik nga sa 1. So, wait lang po. Ako'y nasa 26 na. Okay. O, yan. So, CiteFast yun. CiteFast po yun. Wait lang po. Ayan. Okay. Alam ko na, irarun ko na lang po muna itong aking mga hacks. Tapos ay, namaya pakikita ko sa inyo iba't ibang website. I-screenshot nyo lang na screenshot po ito at mahalaga po ito. Ayan, sa sample size calculator, meron din tayong hack for that. Ayan, ayan po ang ating URL. Papakita ko na lang mamaya para madali po. Online statistical test, meron tayong hack for paired sample t-test, independent sample t-test, correlation, and regression. So, no need to run SPSS kung hindi naman po kayo gaanong bihasa doon. Kung bihasa, very good po, congratulations. Pero doon po sa mga basic ang mga novice researchers po natin, ito po ang aking maibibigay sa inyong hack kasi pinaka mabilis na na makapag-compute po kayo dito. Okay. Sige po. Pakita ko na muna sa inyong mga hacks po. Sana po ay lahat kayo nakatutok talaga kasi paminsan ko lang po ito i-share. Ayan. Ata. So ayan, yung kanina po ay yung CiteFast. Ito naman po ang sample size calculator. So katulad natin sa DepEd, ang dami nating mga teachers. Ano po? Kunwari teachers po ang aking respondents. Tayo ay, kung hindi ako nagkakamali, 11,907 sa ngayon. So ang gagawin natin, punta kayo dito sa sample size calculator. Kanina pinakita ko na po ang link for this. Type nyo yung tapos i-scroll lang nyo lang. Ayan, mapupunta kayo dito sa window na, sa part na to, sorry. Sa part na to, piliin nyo lang 95 or 99. Mas mataas ang pipiliin nyo, mas okay, pero pwede na tayo sa 95. Confidence interval, okay na tayo sa 5.
fix na yan. Okay, pwede nyo nang, pwedeng 5 na lang ilagay nyo dyan. Pero mas maunti ang confidence interval, mas okay. Pero mas dadami ang inyong mga sample. So, kunwari, gusto kong mag pa-survey sa lahat ng mga teachers sa DepEd Cavite. That's 11,907 teachers. So, ilan ba ang pwede kong nalang tanungin para hindi ko tanungin itong 11,907? Ganun ang sampling eh. Parang ano, kukuha ka ng dugo. Hindi mo naman, hindi ka naman, kunwari, magpapa-blood camp ka, hindi mo naman kukunin yung buong dugo ng tao para lang malaman yung iyong results, di ba? Kukuha lang siya ng konting sample ng dugo. So, ganun din sa pagkuha ng respondents. Konti lang, hindi lahat ng 11,907, ako, grabe, ang dami niyan, ay tatanungin nyo. So, click nyo lang calculate. Ayan, pwede naman palang 372 lang yung inyo tanungin para ma-represent yung sagot na 11,907 na teachers. Di po ba? Napakalaking bawas sa effort sa pagbibigay ng survey, di ba po, sa stress ng researcher, ang paggamit ng sample size, ang calculator, or paggamit ng samples, di ba? Pero kung gusto niyo tanungin ang 11,907, okay lang din naman po kung kaya niyo po at kung kaya ng inyong type po. Ayun. Yung second hack ko na sinasabi, yung t-test for dependent for two dependent teams. Usually ito po ay ginagamit sa mga action research kasi tinitingnan kung ano ang difference ng scores before and after. So halimbawa, kunwari ay math scores na lang ang ating tingnan. Kunwari, patest kayo from 1 to 10. Yung pre-test nyo, ito yung treatment 1, yung pre-test nyo, ganito lang ang mga scores nila. Ayan. Sulat nyo lang. Kunwari, maghula lang ako dito ng mga scores. Ayan. Kunwari, 1 to 10. Ano po? Pre-test pa lang kaya puro mabababa pa scores nila. So, ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dagdag pa tayo ng isa. Kunwari, 10 students ang ano, tinanong ko. Ayan. Kunwari, mataas-taas ang grade yung isa. Tapos, o kunwari, ito ng treatment ko, ito na yung post-test. Lagay nyo lang, kunwari, up to 10 pa rin, similar test lang din ang binigay nyo. Hindi naman exactly the same, pero ganun pa rin yung competency na tinitingnan nyo. So, ayan, medyo nag-improve siya, kunwari. Ay, meron kunwari, mababa pa din ang grade. Ayan. So, ang gusto nyo malaman, meron bang statistical difference? Yung post-test sa pre-test, o ayan, nilagay nyo na po dito ang inyong raw data. Wag po kayo manghuhulahin doon kung data lagay nyo dyan. Ayan. Ayan, okay na dito sa 0.5. Okay na din dito sa two-tailed. So, click nyo lang, calculate. Tingnan natin ang mangyayari. Ayan, mabagal ba ang internet ko nang lagay na yan? So, ayan, lalabas ang mga table. Iko-compute niya automatically. Pag blue ang nakalagay, ibig sabihin may significant difference sila. Tingnan nyo ngayon, pag mas mataas, ayan, obviously, mas mataas ang score, so merong, yung intervention ninyo ay nakatulong para ma-improve yung score sa math noong mga bata. Pag red ang lumabas sa inyo, pwede nyo po testingin sa bahay, puntahan nyo lang yung URL kanina na ipinakita ko po sa slide. Ayun, pag red ang nakalagay dito, ibig sabihin, walang significant difference yung pre-test at saka post-test scores. Okay lang po yun. Kasi pwede namang i-improve yung inyong intervention. Balikan nyo po yung mga respondents nyo. What went well, what went wrong, what could be improved. Tanungin nyo po sila. Ang action research, by the way, ay hindi lang quanti. Pwede kayong mag-mix methods doon. Basta ang mahalaga, ma-solve ninyo or i-try ninyong ma-solve. Yung pinaka-main research questions ay, ang focus ay ma-solve yung problema. O kung nakatulong bang makapag-solve ng problema yung intervention. Okay din po siyang quali lang kung gusto ninyo. Pero usually nga ay nagkakwanti po ang ating mga action researchers. Ayan. So paano naman pag two independent means? Ayan, meron din tayong calculator for that. Pagka two independent means, hindi siya pre-test at post-test. Example nito, gusto niyong pagkumparahin ang scores ng male at female learners ninyo. Pagka ba male learners, mas mataas ang math scores or kapag female, mas mataas. So tingnan, kunwari, ganun ang titingnan ninyo. Meron siyang isang independent
or dalawang independent variables pala. Dalawang independent variables. So, kunwari, ganun na lang. Simplihan lang natin. Sino mas mataas ang scores? Meron bang difference yung scores ng male at female learners? So, kunwari, meron akong 10 female learners. Ang X ay female. Oops. Ayan. Kunwari, encode lang kayo dyan ng score. O, ilan na po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Hanggang 10, ako, kaya 10 lang po nalagay ko dito. Example lang naman. Pero pwede pa po kayo magdagdag dito. Huwag lang masyadong konti. Alam po, hindi tinatanggap na system pag masyadong konti po. So, ang X naman na kabila, treatment to pala. Parang pala silang X. Ang treatment to naman, mga male naman sila. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isa na lang, 10. Tingnan natin kung meron silang difference sa two-tailed. So, click natin, calculate T and P values. Ayan. So, scroll, scroll. Tingnan natin kung ano interpretation. Ayan. So, kulay blue siya. Ayan. Nakalagay naman ang interpretation. The t-value is ganyan. The p-value. The result is significant at p is less than 0.05. So, it means na may significant difference ang scores ng male at female learners. Ayan. Pag pula yan, sasabihin naman niya not significant. Ibig sabihin, wala silang pinagkaiba. Halos pareho lang sila. Okay, the other half, moving on, dito naman tayo sa correlation. Ayan, pag sinabing correlation, titingnan nyo yung direction ng relationship, kung meron man, up ng dalawang variables. O kunwari, tingnan natin. Pag ba mataas sa math, ito ang example. Pagka ba mataas ang score sa math, mababa sa English. Ayan, di ba sabi nila, pagka daw magaling sa math, di daw magaling sa English and vice versa. So, tingnan natin, kunwari, dito sa ating coefficient calculator kung totoo yun. So, kunwari, meron akong 10 bata, ang X value, ito yung score sa math. Ayan, kunwari, magagaling sila sa math. So, meron hindi masyadong kagalingan. Kunwari, 8, ano din? Ay, sobra. Wala na to. 5, parang sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, kulang. Okay. Tapos ang Y value, scores naman sa English. Tingnan natin. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yan, kunwari. X values math, Y values scores in English. So, tingnan natin. Just click calculate R. Okay, yun yung mga tables niya. Ayan. So, ito. Di ba po, pula siya? The value of R is 0 point, is negative 0.1857. So, ayan, nakalagay na rin ang interpretation. Although technically a negative correlation, the relationship between your variables is only weak. So, mahina lang ang relationship nila. Hindi natin masabi na kapag mataas ang score sa math, mababa sa English. So, wala halos na relationship. Weak lang sila. And negative pa. Ayan. So, that is for correlation. Pag regression naman, you are trying to predict. So, kapag ka ba ang sweldo mo, kunwari, ay tumaas, tataas din ba? Mapapredict ba nun yung magiging rating mo sa IPCRF? Mga ganun pong bagay. So, ito po ay hindi ko na-execute at ako ay parang sumusobra na po sa oras. Basta yan na po yung kanyang URL. Ito po din ay makikita nyo doon sa aking slide po kanina. So, ganun din. Clear nyo lang po ito. Ayan. Isulat nyo lang po ang inyong data, ang inyong raw data. Ayan, pwede namang magdagdag ng mga cells, ng mga rows pa dito. So, click nyo lang execute at katulad ng kanina, lalabas na yung kanyang interpretation, pati may graph din dito. So, dagdag ko lang po, ang Grammarly, hack din yan. Sa Grammarly, pwede, ayan po ang sample, Grammarly ko po yan. Ayan, so yan ay pwede kayo, dyan ay pwede kayong mag-check ng inyong grammar. Tapos may mga goals dyan, click natin. Ayan, pwede kayong mamili dyan. Ang audience nyo ba ay yung expert. Ayan, pwede, formal language pa ang kailangan ninyo.
business language, email ba, or academic, ayan, mamimili kayo dyan. Or ano ba yung tone ninyo, joyful ba, respectful, ganyan. Tapos, bahala na ang Grammarly na mag-adjust ng text nyo based doon sa inyong mga goals. Mag-adjust ng mga words doon, doon sa inyong text, ayan. Tapos, meron din siyang plagiarism checker. Teka, nakikita niyo po ba? Ayun, sa plagiarism, ayan. Meron din siyang checker dyan. Another hack is the Quillbot. This is premium kasi pag hindi siya premium, parang limited text na lang pwede ninyong i-paraphrase. So, lalagay niyo lang dito ang text, tapos ipa-paraphrase na niya dito sa kabila. Ayun, so Quillbot premium. Ayun. So, let's go back to the PowerPoint presentation. I'm almost done. Sorry for, ano, baka na, hindi ko sure kung 1.5 hours ako o 1 hour, pero just to be sure, di ba? 1 hour na lang. Medyo umano ko. Lumampas ng konti. Ayan. So, ano na bang slide ako? And just one moment. Inumuna ng tubig. Health is important too. Health and wellness. Inumuna ng tubig. Ayan, preparing pa rin siya. So, I hope you're learning, ah. You're learning with me. Medyo madami to, medyo information overload, pero ayun, balikan nyo na lang. Ang mahalaga nakikinig para ano, nasusundan nyo po itong mga binibigay ko. Ayan yung mga URLs na sabi ko. Ayan, so for research resources, sa DepEd Cavite website natin, meron tayo doong tab for research. And doon po yung links for book of abstracts, for saliksuri, ang training video links nandoon din po. So, punta lang kayo dyan. Kung wala kayo, kung hindi kayo nakuha ng book of abstracts kasi hindi kayo nakaabot sa research presentation last year, punta lang kayo dyan. Meron dyan link for e-copy sa Saliksuri journal natin. Ayan. Tapos, meron din tayong Facebook. It's DepEd Cavite Research. Ayan. Punta kayo dyan kasi dyan po ako nagpo-post ng mga conferences na outside Cavite. Kung gusto niyo po na, ano, makapag-present din doon, goal din naman po ng research na makakonnect not only with the personnels ng DepEd but also with other organizations. Okay, tapos meron tayong YouTube channel, it's DepEd Cavite Research din. Hanapin niyo sa YouTube, mag-subscribe po kayo para updated kayo kapag ka magpo-post ng mga videos kasi itong mga susunod ko ipo-post, magaganda pong mga videos ito eh. Wala pa lang masyadong time ngayon. Pero nakakatuwa, may 1.59k subscribers na tayo. Growing tayo, 'di ba? Last year lang tayo nagsimula. And alam naman natin, hindi naman ganun karami ang talaga interested sa research. So this is a huge achievement for us. And we are at 64,900 something views. O diba, dami mga views. Sabi ko sa inyo, it's not, hindi lang taga DepEd Cavite ang nanonood sa atin. Maraming nanonood sa atin kasi maraming nagre-request sa mga researches natin. And I hope isa na kayo sa mga susunod na ire-request sa akin. Ayan, meron tayong Facebook group. Please. Mag-add kayo dito kasi nandito yung mga internal memorandums, yung ating mga memo, yung aking mga announcement. Dito ko talaga nilalagay sa ating Facebook group. So mag-member kayo dito. Ayan. Tapos kung hindi pa kayo nakakapagsagot dito sa care profiling, please magsagot po kayo kasi marami po kaming mga ibibigay sa mga magbe-members dito. Marami, may mga prioritization for the trainings, for the webinar, for the opportunities for developing yung mga research skills. Ayan. Kaya, basta magsagot na po kayo dyan. At yan ay limited time lang. Hindi ko pa masabi kung kailan i-close ang link. Pero matagal na po yan nakapost. Parang July pa siya. Nakapost doon sa ating group. So, paki-screenshot and mamaya fill out. Ayan. So, ito po yung aking mga diniscuss for today. Sana marami po kayong natutunan sa akin. Ayan ang aking references. Ayan, baka masabi ako yung nag-plagiarize. So, ayan, hindi ako nag-plagiarize. Meron ako references for that. Ayan, so these are the 15 things I tell myself to complete. Pinalitan ko lang my research. First, you are very lucky and privileged to have access to almost unlimited knowledge and you should appreciate that. Yan. Sa akin personally, I appreciate that. Lalo at may internet po. Nagpapasalamat po ako. At marami ako natututunan every day
from the internet, from the apps in my cell phone, apps in my laptop, and dami-dami pong matututunan. Second, be one of the rare people who step over insecurities and succeed. So alam ko, hindi nga tayo perfect, ang dami nating mga weaknesses, pero huwag niyo pansinin yun, just focus on your strengths. And kung merong time, kung merong opportunity to develop your weaknesses, edi ano, go tayo doon. Pero kung meron tayong weaknesses nga, meron tayong strengths. Merong iba sa atin, merong magaling sa atin. Ayun. So number three, only 5 minutes. Alam ko marami tayong ginagawa, kaya kahit 5 minutes. Actually, ang rule ko dyan eh, 2 minutes. 2 minutes ko lang gagawin kapag medyo ayoko na kasi pagod na ako. 2 minutes ko lang gagawin. And for that 2 minutes, nakakagawa ako, na-extend. Minsan kasi pagka masyadong mataas ang expectations, masyadong mataas ang goals natin, lalo tayong ano, nahihirapan. So, dun lang tayo sa realistic, dun lang tayo sa kaya natin. Ayun, so ang key lang dyan, magsimula kahit pa unti-unti, kahit isang sentence ngayon, isang sentence bukas, makita nyo, hindi lang yan isang sentence after 1 week. Ayun. Number four, you will know what to do soon as you start. Ideas never appear from inactivity. Pag hindi po kayo gumalaw, nagsulat ngayon, talagang wala kayong matatapos. So dapat ay tuloy-tuloy lang. Yun nga ang sabi ko, kahit isang sentence, pa isa-isang araw, go na po kayo dyan. Kasi habang sinusulat nyo yun, may maiisip at maiisip kayong magandang idea. At pag may naisip kayong magandang idea, isulat nyo na po agad sa notebook. Minsan hindi ka bumabalik yan. Ayun, I speak for myself. Ayun. Make yourself proud. 1 hour every day does not mean much or does not feel much, but it's 365 hours a year. You cannot succeed after so much work. You can not succeed after so much work. So, ano, yun nga. Unti-unti, naiipon po yan. So, hindi pwedeng, hindi tayo magbe-benefit dito. Meron at merong magandang mangyayari dito sa ating mga ginagawa sa research. Ayun. If you had a child to look after, you'd make them study because you want them to accomplish something. Don't you love yourself? So, yung gusto natin para sa mga anak natin, but hindi natin din gustuhin para sa atin, di ba? Continuous learning. Kahit po kami sa division office, talagang kami ay nag-aaral. Actually, ngayon ay meron kaming free Udemy course at kami ay, paano yun? Hindi naman force eh. wala kaming choice kundi mag-aral talaga. Ayun, ang ICT course, ganyan, behavioral course, ganyan. Ayun. So maganda doon, libre naman siya. Mahal kaya ng mga course sa Udemy minsan. Number 9. Everything you want is on the other side of fear. So huwag tayo magpatalo sa fear. Ayan. Next, every mistake increases our chance to make progress. So make more mistakes kasi kung yan ang susi sa progress, ID, okay lang yan. Ayun. Pero huwag paulit-ulit ha. Natututo tayo dapat. Ayun, if you give up now, you'll have to return to this later anyway, but from very beginning. So do not give up, kapit lang. Ayan. Kasama natin ang mga MRC sa pagsusulat ng ating research. Mas okay nga ngayon, mas maraming mga matatanungan sa ating research. Hindi katulad dati, parang hirap magtanong kahit ako. Experience ko po yun ah. Pero ngayon, meron na tayong MRC, di ba po? Talagang tayo ay very grateful sa kanila. Okay, number 12, let the process be your result. Okay, research writing is a journey. Okay, number 13, every moment you thought your fears would suppress you has become the time you made it. Magpapatalo sa takot ng magsulat ng research. Ayan. Maybe you think you can never find something to use your skills and mindset for, but if you continue investing in what matters to you, it will find its way out there. And number 15, allow you to think globally. You have the right to boldest dream. Ayun. Wag matatakot. Sulat lang ng sulat. Tanong lang ng tanong. Diyan po tayo matututo. Diyan po tayo gagaling at hukusay sa ating mga trabaho. Ayan. So thank you so much for listening. Ang hashtag natin for today is Research Matters, even in the new normal. Again, I'm Seps May Ann. At naniniwala ako na ang research will make us better
and wiser and stronger citizens of this country. Thank you.